Yan, magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Ngayon, taray natin linisin yung panggilid ng ating Keyblade 125. 6 months na kasi siya eh, kaya medyo madumi na yung panggilid nito. Tapos nararamdaman ko na rin na parang magaspang na yung andara niya. Taray natin linisin. Makita na rin natin yung loob kung ano yung itsura niya. So, ayun, samahan niyo ako mga kapatid. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ayaw mo kalimutan na mag-subscribe. And then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod kong videos. Then patuloy nyo ko i-follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So yun lang po. God bless. Stay tuned tayo. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Sir Rammer Murdy Ilogon. Shoutout din kay Sir Benz Buhisan. And also shout out kay Sir James Pineda. Thank you, sir. Noxky Vlog. Noxky Vlog. So ayan, maglilinis tayo ng panggilid natin, no. Gamit lang tayo nitong 8mm na pala 30 na to na pagbaklas para dito sa panggilid, no. Ayan, yan yung mga tornilyo na yan. Yan lahat, tatanggalin natin, pati dito sa gitna, meron yan. Kasama dito. Ito, kasama to. Ayan, tapos pati yung air cleaner, kasama na rin yan, tatanggalin natin, lilinisin na rin natin. Pero hindi ko na bibidyohan yung pagtanggal, no. A few moments later, 2,000 years later. So ayan mga kapatid, na baklas ko na yung panggilid. So lahat, nilinis ko na yung mga parts niya, no. Yung pinaka cover, and then yung sa may starter, yung cover ng starter niya, nilinis ko na din. Pati yung kanyang air filter, no. Ayan. Makikita natin kung gano'n na siya kadumi, oh. Ayan yung panggilid niya. Tapos sa air cleaner niya, ayan din. Makikita naman na madumi na. So hindi ko na natanggal yung bell groove niya tsaka yung pulley kasi wala tayong pambaklas, no. So siguro sa susunod na palinis natin sa mekaniko na talaga, then para masabay na din na i-upgrade na natin yung mga parts nito. So yun po. Thank you.
then pagdating sa part na to mga kapatid, eh meron akong nakalimutan isang tornilyo sa loob. Natakpan ko na siya. Kaya sumobra nung nakabit ko na, sumobra siya. So kailangan i-check natin talaga mabuti kung naibalik natin lahat, no. So yan, panoorin natin. Nakabit na natin, naibalik na natin sa dati. Yan, kahit pa paano nalinis natin ang punti. So ganun lang, kung paano nyo binaklas, i-separate nyo lang yung mga tornilyo tsaka yung mga screw dito sa air cleaner, no, para hindi kayo malito. Separate nyo na kasi may mahaba dyan, may maiksi. Kagaya kanina, may nakalimutan akong isa. So binaklas ko pa dito yun. Meron pang tornilyo sa loob, bukod dito sa labas. Chinek ko ulit, tinanggal ko. Tapos nakita ko meron isang walang nakakabit. So doon, check lang. Yan. Importante pong malinis yung ating panggilid, no? So check natin yung tunog kung okay na. Yan, napansin nyo mas tumahimik na siya katulad nung nakaraan, maingay.
yung gulong niya pagka bumaba na yung minor. So normal po ito sa mga carb type pa na scooter, no? Pero kung FI na yung motor nyo, katulad itong dito sa tabi natin, Honda Click, wala na pong ganyan yon, no? Automatic yan, normal agad yung andar niyan dahil FI na yan eh. Ito kasi naka-automatic choke pa to. Nag-choke muna siya, kaya mataas yung minor niya. Bababa yan. Pag bumaba na, okay na yun. Yan. Sa mga nagtatanong, bakit umiikot yung gulong, no? Pagka pinustart natin sa unang andar. Normal po yun sa mga carb type. Yan. Bumaba na yung minor niya, kaya nawala na yung ikot niya. So, yun lang po yun. Wala pong diferensya yun. Sana po may natutunan tayo. God bless po sa ating lahat.